morning mga kamentongs. Ngayon, araw na to, gagawin natin. Mag-video, ang vlog na to is about our bearded dragon sa iguana. Yung enclosure kasi nila, lilinisin natin. Ang nangyari kasi is, nasprayan ko naman siya nung pinagmamalaki kong DWD-40. Pero ang nangyari is, dahil nga maulan, umulan, tapos nagbumoist, ang nangyari, feeling ko na-wash out yung WD-40 sa stainless, or actually it's not stainless, pero dito sa enclosure natin, sa mga kanto-kanto niya. Ang nangyari, umakyat yung mga langgam dun sa mga superworms, tapos parang agad na langgam tong aking female na bearded dragon na si Nilis. And there's something sa kanyang tenga. And nakagat din yung mata niya. So, nagtanong ako ngayon sa mga experts sa reptiles. Linisin ko lang muna daw. Dry basking muna daw ako. Huwag muna daw akong magsusok. Pero yung lalaki naman natin, okay naman siya, si Dreamfire. Okay naman siya. Si Karasis, tsaka si Cyrax, okay naman din sila. Hopefully, makapag-breed tayo next year ng mga bearded dragon natin dahil ready to breed na sila. Ayon kay JDC Exotics. Kasama ko naman din dito yung aking bunso. Isipon nga lang siya. Yaki! 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 Tatutulungan niya daw ako maglinis. So, ito. Hindi natin kung paano natin sila linisan, ha? I'll get back to you guys. Hello, Bella. What happened? Hindi ka makababa? Yeah. Sige, let me help you. Very good! So, ayun. Umpisahan natin dito yung mga pinagkainan nila kahapon. Naalisin ko na. So, kayo ba guys na may mga bearded dragons, inaalis nyo ba yung mga pagkain nila daily on a daily basis? I mean, by the end of the day, inaalis nyo ba yung mga kainan nila? Kasi, dun sa mga tortoise ko, inaalis ko yung mga pagkain nila end of day, like 6 PM, ganun. Well, nasa hide naman na sila nun. Pero dito sa bearded dragons natin, ako nangyayari, kinabukasan ko na alis. So, tatabi ko muna dyan ang kanilang mga pinagkainan. So, superworms, dubia, roaches, some fruits, some vegetables, then malunggay, everyday. Yun daw yung diet ng mga bearded dragons na nakuha ko kay JDC Exotics. So, ayun na rin din yung ginagawa ko sa kanila. Yung same diet na lang din, hindi ko na pinalitan. Ginaya ko na lang kung ano. So, Bella, do you love your dragons? Oh! Ay! Sipon! Oh, punasan ko muna yung sipon ng anak ko. Yun. Uy, maambon! So, maambon. So, what do you think about this setup, guys? May mga nagtuturo sa akin about the setup na dapat magkahiwalay sila totally. Hindi rin sila nagkakaamo yan. I just don't know kung yung iba, kasi sabi nila sa akin, okay lang yan as long as hindi sila nagkikita. Eh kaso, nagkakaamo yan nga daw. Dito naman tayo sa mga iguanas. Medyo nag-dry na yung water nila, no? Diyan sila nagsiswim. Minsan, nahuli ko na sila minsan nagbababad dyan. Tapos, malakas naman na silang kumain. Malakas na silang kumain. Ayan. So, medyo marumi. So, di naman marumi. Ano lang to? Parang natural environment nila. I think. Pero, kayo guys. Balak ko naman din lakihan yung mga enclosure nila in time. Pero sa ngayon, ganyan muna. So, ayan. So, lagyan ko na rin neto. Now, tignan naman natin kung paano ko lilinisin to. Or I'll show you paano ko lilinisin. Dahil nga naubusan ako ng WD-40. Medyo pricey rin kasi siya lalo na yung malaki. Eh, pag gumamit pa naman ako nun, medyo marami. Now, ginawa ko na lang. Ito. Mga cups, paper cups, ilalagay ko dun sa ilalim nung mga pundasyon na itong bird stand or cage stand. So, lalagyan ko na lang siguro ito ng something oil, something na oily yung face ko, ganun. Pero ayun, isi-set up ko na ito, guys.
Let me get back to you in a bit. Say hi, Bella! Siyempre, kukunin natin itong mga pinagkainan nila. Plastic ko lang din, ilalagay ko rin siya sa mga tanim ko dyan. Siyempre, ano, ang tawag na natural fertilizer. Konting linis lang. At ang gagamitin ko naman na pang oil ko dito, ito, yung tuti. Gadi na to, basta hindi lang makakyat yung mga langgam. Ito yung meron ako ngayon, medyo pricey kasi nga yung WD-40. And hindi pa na bumili. Siyempre, muna natin yung needs ng mga babies na talaga natin. Before anything else, di ba? Or everything else. Bella! Ate Let! Tawagin ko lang si Ate Let para mausa kayo na magbuhat niya ito. Medyo mabigat eh. Tulong mo ako! O, tabi ka dyan, Bella. Kapat na rin dito sa likod. Anong sit? So, tulong-tulong. Hindi natin kayang gawin lahat mag-isa. Ayun, so pwede na yan. At least nalagyan na natin ng para hindi makaakit tinte. Walang plastic eh. Kung anong meron ako, pwede muna yung gagamitin natin. Iwas muna sa masyadong maraming gastos. Iwas muna sa masyadong maraming gastos. Siyempre, marami tayong pinapakain. Then, we have kids. Diba? Okay. So, lilinisin na natin. Lilinis daw namin. Lilinis namin ang mga... Dragons. Oh, dragons. What's your name? Apa. Okay guys, let me just set up. Papakita ko paano ko lilinisin yung ice ni Melis. And hello. Ito nga pala si Melis. Nagkaroon siya ng something sa tenga niya. Feeling ko dahil pinasok nga, inakyat nga na lang gam yung enclosure dahil nag-wash out yung ginamit kong WD-40 doon. So, nilagyan ko na lang muna ng something dun sa baba para hindi makaakit yung langgam. So, ayan, feeling ko na agad din na langgam yung kanyang mga mata. Pinakita ko naman siya sa mga bearded dragon experts natin. Sabi nila, it's nothing serious. Nakagat lang daw na langgam yan. Punasan lang daw hanggang umupa. So, yun muna yung gagawin ko ngayon. And, okay naman si Melis eh. Kailangan ko lang punasan yung mata niya. Kasi nga parang nagmuta, nag-close, ganun yung nangyari. Pupunasan ko lang. Dry basking muna daw ako para iwasan yung infection. So, kung muna lang ako ng distilled water, tsaka sanitize na ano. Yan, medyo nag-open yung kanyang mouth. Medyo nasasaktan siguro siya. Nag-irita. Malinis naman yung water na ginamit ko. Punasan ko lang muna. Hindi niya mabuksan yung eyes niya eh. Naawa nga ako. So, yung langgam kasi dito sa amin, medyo maano eh. Maano yung langgam dito. Nag-mutate na yung mga langgam. Yan, yun, sinisin mo lang siya everyday.
So, I think medyo matagal kong gagawin to kay Melis para gumaling or magbalik sa dati yung eyes niya. Gumalik yung ganda niya. Punas-punas lang din ako. And hopefully, gumaling talaga. Alis yung muta. Basahan lang. And dapat malinis yung tubig, malinis yung bulak na gagamitin. So, January ko pa siya i-breed naman eh. Pero dapat gumaling siya, syempre. Diba? Ayaw mo naman nakikita yung mga pets mo na may sakit. Isa sa mga iniingatan daw pagdating sa bearded dragon, yung mabasa yung kamlante niya pag sila yung sinusoak mo. So ngayon, dry soaking lang, dry basking lang muna sila doon. At, well, nakakapag-bask naman sila doon sa enclosure nila. Ang problema lang, yun nga, kailangan na water soak din sila on a daily basis. Pero dahil si Melis may sakit or may damage yung kanyang mata, kinagat na langgam, hindi muna. Dry basking lang muna siya. Hindi ko muna daw siya isa-soak. So hopefully hindi na ako makita mga langgam dun sa pinaglalagay kong somewhere doon. So guys, hanggang dito na lang ang video natin. Update ko kayo kung ano na nangyari dito sa ating bearded dragon. So she's healthy naman daw based sa kanyang appearance, sabi ng aking mga expert friends na mga nagbe-bearded dragon reptiles expert. So ayun, may sipon din tong aking baby, hindi na naalis. So say hi to our Kamentongs, Bella. Hi! Okay, see you soon! Thank you mga Kamentong sa panonood at sa inyong support. So, share the video, like the video, and subscribe sa ating YouTube video. So, salamat sa support. Goodbye, guys! So yan, naiyak siya before kayo mag-start. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, diba? It's okay.